Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Hukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Hukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Isama sa anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hangin mo ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na yung higit na kailangan ng iyong awa. Ang pangatlong misteryo sa luwalhati. Ang pagpanawag ng Espiritu Santo sa mga apostol. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa mga sala. Parang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at tiyama kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na yung higit na nangailangan ng iyong awa. Ang ika-apat na misteryo ng liwanag, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Ay, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamay ng karan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Baginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sama sa anak na Espiritu Santo. Kapar ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Akayin mo ang kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na iyong higit na nangangailangan ng iyong awa. Ito lima. Ang ikalimang misteryo sa luwalhati. Ito ba? Ang pagkukorona sa mahal na birhen bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka. Sambayin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulos sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Pagod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Bulhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng unang-una, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Ligtas mo kami sa puwin ng impyerno. Anguin mo ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na yung higit na ang kailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Maria ang Reyna, Ana ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinapanaligan ka namin. Ikaw nga po ang pinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mata mong mawain. At saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, ay pakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na birhen. Panalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo. Manalangin tayo. O Diyos ng kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na maguli, ay pinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Pagkaloob mo po, isinasamo namin sa pagninilay-nilay nitong mga misteryo ng Kabanal-Banalang Rosaryo ng Pinagpalang Birheng Maria. Matularan namin ang kanyang nilalaman at makamtan namin ang kanyang pinapangako. Alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumatinawa ang banal na pagtulong. Amen. Sumalangit nawa mga kaluha ng mga yumaon sa awa ng Diyos. Amen. Panalangin kay San Nicolas de Tolentino. O maluwalhating San Nicolas de Tolentino, kadakilaan ng Diyos, pag-asa ng mga kaluwa at pintakasin ng distrito ng San Nicolas. Kami ay natitipon sa iyong paanan upang parangalan ka at pasalamatan ng Diyos sa biyaya ng iyong pagtangkilik sa amin. Hinihiling namin na sa iyong halimbawa at pamamagitan ay mag-alab ang aming pag-ibig at pananampalataya sa Diyos upang kami magkaroon ng kakayahan na maisabuhay ang iyong mga itinuro at manatiling mahinahon at matapat sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa buhay. Katulad mo, bigyan mo kami ng pusong magmamalasakit sa iba, lalong-lalo na ang mga may sakit, may hirap at nagdurusa. Ang iyong tinapay nawa ay maghatid ng kagalingan ng Diyos sa aming mga karamdaman sa katawan at kaluluwa. Katulad ng pagbabalik sa iyong lakas nung ikaw ay nanghihina. Sinasamo din namin ang aming distrito, ikaw na itinalaga upang aming maging tagapangalaga. Muntayan mo kami at adya sa anumang panganib at trahedya. Pagkulawan mo kami ng kalinisan, kalusugan, umamahalan, lakas ng pagkakaisa at buong pusong pagtalima sa kalooban ng Diyos. Alalahanin mo rin, O San Nicolas, ang mga mahal naming yumao. Pinalangin mo sila upang sila ay mahango sa kasadlakan sa mapanganib at mapanghabol na landas ng purgatorio. Ang pamimintuhan namin sa iyo ay maglapit nawa sa amin sa mahal na ina upang aming masundan ang daan patungo kay Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa ubaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Igulati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po.
Ang mass sponsor po sa gabing ito ay sina Mr. and Mrs. Sevillano and Wilma Cabanayan and family, and Mr. and Mrs. Raymond at Tetet Lauron and family. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Regazzo family, Panlaque family, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and family, Gillette Yopanco, Angela Ricafrente and family, Cervantes family, Rigodon family, Leonida Patrolia and family, Pilar Zita, Michelle Vargas, at Mrs. Edita Tolentino. Isama po natin sa ating panalangin ang natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rekla, Jasmine Sebeldia Lim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elise Lim, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Emmaline Tamayo, Romeo Regazzo Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emelia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Parana Sr., Elio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon Family, Balyeser Family, Erlinda Daliwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Danieli Ganuelas, Josephine De Guzman, Marcelino Basco, Telma Betirbo, Gil Kalina, Leonora Villaruel, Violeta Manrisa, Zia Angela Cachedo, Annabeth Luce, Kyle De La Cruz, Ignacio Javier, Vilma Arroyo, Marcelina Dayanan, Colleen Eranista, Angelito San Gabriel Acompañado, at Aurora Agudo. Natatanging kahilingan nila Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Gillette Yopanco, Lydia Cascasan, Cecil Rigodon, Maria Teres Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, JC Buluran Salonga, Remedios Fajardo Sebeldia, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Roda, Irma Ramirez, Maria Orchidia and Sean Samson, Cora Claudio, Cecilia Rigodon, Len Borromeo, Nicole Casamayor at Cecilia Rigodon. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edilberto Gonzales, Monseñor Norberto Habos, Monseñor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luistro Sr., Mariano Felomino Sr., Brigida Felomino, Mariano Felomino Jr., Azucena Felomino, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Jose Giron, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedreño, Alfredo Rim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma Endaya, Michael Rabino, Rosalie, Ernesto Banting, Henara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Vismanos, Robert Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador Algacer, Romulo Alberto, Martina and Ronald Herrera,
Virginia Morente, Mirna Renato, Pedro Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, Jake Henrique, Michael Rubia, Corazon, Andres, Federico, Alejandro, Lolita Lazaga, Rowena, Eleuterio, Joseph, Cesar, Virginia, Jose Ferro, Alberto Tambong, Josefina Cachedo, Leocito Adoracion, Romeo, Catherine, Lorenzo Sardia Jr., Norma Ibanez, Lorenzo Bonayon, Marcelino Manapol, Rosario, Salvador, Artemio, Rodolfo, Danilo, Beatriz, Romeo Enriquez, Sonny Amancio Sr., Corazon Briasa, Hansel Delantar, Lloyda Reyes, at Flaviano del Rosario. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa na biktima ng sunog sa Carvajal Street, Binondo, Manila, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Magsiluhod po ang lahat. Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kaligtasan, gayon din na mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalan kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na ipinagkatiwalang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahang pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Kristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat.
sa ika-apat na araw ng Misa Nobenaryo na may temang San Nicolas de Tolentino, kalakasan ng mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father Jade Licuanan, ang kura paroko ng parokya ng San Felipe Neri, Mandaluyong City. Tumayo po ang lahat. Bayan muling bakti po, nawita ng Panginoon sa piging sariwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Batiin po natin yung ating katabi ng magandang gabi. Maulang gabi sa iyo. Sa totoo lamang po, kayo nang galing pa ng Mandaluyong. At alam po naman natin na nagbabaha ang mga lansangan ngayon. Ano po? At medyo may iba pa ang pakiramdam ko kanina, maghapon po, na hindi ako makalabas ng kwarto dahil masama po ang pakiramdam ko. Pero, eto na, pero, kapag naaalala ko, nako, sa Soledad pala ako magmimisa, ay hindi po pwedeng hindi ako pumunta. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, isa sa dahilan din, few years ago, wala pa sigurong 4 na taon, dito po ako nag-celebrate ng aking 25th birthday. Ba't parang natawa yata kayo? Ano po nakakatawa doon? Ah, hindi kayo makapaniwalang 25th. 30th pala. Hindi po ang totoo po niyan. Wala pang 4 na taon na nakararaan. Dito po ako nag-celebrate ng aking 50th birthday. Golden boy. Ayan. Kaya sabi ko, napaka-espesyal ng ating pamayanan, napaka-espesyal ng ating patron, napaka-espesyal po ng ating debosyon. Kaya simulan po natin, kasama na ang ating mga panalangin pagpapasalamat, kasama na yung mga kahilingan po natin, simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Panginoon, sa aming mga pangamba, sa aming mga takot na bumabalot sa amin dahil sa iba't ibang mga pangyayaring ito, Ikaw, Panginoon, ang aming sandigan. Ikaw ang aming kublihan. Kami, sa iyo kami tumatakbo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa aming mga karamdaman, sa aming mga sakit, sa aming mga panghihina, Ikaw, O Diyos, ang pinanggagalingan ng aming kagalingan, sapagkat Ikaw ang dakilang manggagamot. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa gitna ng kawalang kasiguruhan sa aming buhay, sa pagpapalit-palit ng panahon at pangyayari, Ikaw, O Diyos, ang nananatiling muog namin. Ikaw ang nananatiling Diyos namin, noon, ngayon, at magpasawalang hanggan.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti, iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupko. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong mamumuhay ayon sa laman. Mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya, at hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iya'y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing pinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagani. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod
bansang ang poo ng Diyos, mapalad ang bayan, kanyang ibinukod, magmula sa langit, kanyang minamastan. Ang lahat ng tao na kanyang nilalang. At namamahala sa lahat ng tao, sa balat ng lupa, ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa kanya kami natutuwa, sa kanyang ngalan ay nagtitiwala. Thank you.
Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na paggalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng mga may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga ito at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino po dito nararamdaman niya na siya ay special na tao? Yung totoo, sino dito nararamdaman niya special akong tao, I'm very special. Taas ang kamay. Dami, no? Dalawa lang po tayo, sister, no? Dalawa lang tayo nakataas, no? Ibig sabihin, dama mo na ikaw ay may halaga. Taas ang kamay. Special na tao. Yan, dumami. Ayun naman pala eh. Ha? Sino? Ayan. Sino ang nagpaparamdam sa inyo na kayo ay special o mahalaga? Si Lord. O maliban kay Lord. Sino pa? Ha? Anak daw. Sino pa? Apo. Sino pa po? Boyfriend? Ha? Sino? Ha? Yung tao. Ha? Okay. Minsan ano po, nakakatuwa na isipin na pinahahalagahan ka. Halimbawa, no? Pagkalayo-layo ng pinanggalingan, umuulan pa, baha. Pero sinadya ka, pinuntahan ka. Diba? Nakakatuwa na malaman, no? Na nag-e-effort, ika nga. Ibig sabihin nun, ay may halaga ka. Special ka. Di po ba? Bakit ko nabanggit ito? Kasi kung titingnan po natin, si Jesus ay pumunta sa biyanan ni Simon Pedro. Tandaan niyo po, maraming tao na lumalapit kay Jesus. Galing siya sa sinagoga. Doon siya nagpagaling nung inaalihan ng masamang demonyo, ng masamang espiritu. Kaya tanyag siya. Imagine ang daming tao. Pero iniwan niya yung maraming tao dahil gusto niyang sadyain yung isang babae na may sakit na nagkataong biyana naman ni Simon Pedro. At ganun nga po ang nangyari. Siya ay gumaling at dahil naramdaman ng biyana niya na siya ay special. Pagkatapos na siya ay gumaling, anong ginawa niya? Sinuklian niya yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Nagsimula na siyang maglingkod sa Panginoon at sa kanyang mga alagad. Pero hindi po doon natapos. Dahil kung susundan natin yung ebanghelyo, maraming nagdala kay Jesus ng mga may sakit. Dinala, inilapit sa kanya. Ano ginawa ng Panginoon? Kahit napakadami noon, kahit medyo pagod siya, isa-isa niyang nilapitan at
hinawakan. Isa-isa niyang pinagaling. Diyan ang sabi sa Ebanghelyo. Hindi mahalaga sa Panginoon, napakadami na ninyo. Hindi. Pagod na ako, hindi. Naramdaman ng mga tao na sila ay special dahil isa-isa silang nilapitan ng Panginoon, hinawakan at pinagaling. Malaking kagalakan sa mga tao. Pero alam niyo, hindi doon natapos. Bakit? Dahil lumag-uumaga, ang sabi dito, pumunta si Jesus sa isang ilang na lugar at siya ay nagdasal. At sa mga sandaling iyon, hinahanap na siya ng mga tao kasi tanyag na siya. Hinahanap siya at nung makita siya, Panginoon, kanina pa namin kayo hinahanap. Ano sabi ng Panginoon? Aalis po ako. Pupunta ako sa ibang bayan. Doon ako mangangaral. Sapagkat ito ang plano ng Ama para sa akin. Ano pinapakita ng Panginoon? Na yung biyanan niya, special, mahalaga, yung mga tao doon sa Kapernaum, sa siyudad, sa probinsya ng Galilea, ay mahalaga. Pero sinasabi din ng Panginoon, yung ibang tao na hindi taga-Galilea, doon sa ibang probinsya, mahalaga din sila. At pupuntahan ko sila. Ipakikita at ipamamalas ko sa kanila, ipababatid ko sa kanila na sila man ay espesyal. Pupuntahan ko sila dahil sila ay mahalaga. Ano ibig sabihin ito sa atin? Una, atin pong kilalanin na tayo ay mahalaga. Espesyal tayo sa mata ng Diyos. At dapat ito rin ay magpaalala sa atin na sa ating mga salita, dapat po mababanaag, masasalamin ang pagpapahalaga natin sa ating kapwa. Yung bang mga kausap natin, kapag naririnig yung mga binibitawan nating salita, nararamdaman ba nila na sila ay mahalaga? O nararamdaman nila na wala silang halaga? Sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating kapwa, sa ating kapitbahay, huwag na tayong lumayo. O sabihin na natin kahit sa mga kadugo natin, pamilya natin, sa mga anak natin, o sa magulang natin para sa mga kabataan, sa mga binibitawan batating salita, sa pag-uri ng pakikitungo natin sa kanila, nararamdaman ba nila ang kanilang kahalagahan? Nararamdaman ba nila na sila ay special na mga tao sa ating buhay? Mahalaga po na kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, tayo ay tagapaghatid ng pagiging espesyal ng ating kapwa. Sa atin, mahalaga po, sa ating mga mananampalataya, mapaalalahanan natin sa ating pakikitungo, yung ating kapwa, mahalaga. Si San Nicolas de Tolentino, halimbawa. No? San Nicolas de Tolentino, ano ba ang ginawa niya? Naging monga siya, naging pari siya. Pero ano ang ginawa niya? Ipinakita niya ang kahalagahan ng tao sa pagpunta niya doon sa mga mahihirap. Kilala siya doon, di po ba? Kilala siya na alagad ng mga mahihirap. Kaya kahit ano kalagayan ng buhay ng mga tao noong panahon na iyon, anuman ang kanilang kalidad ng buhay, pinupuntahan niya. At hindi lang doon. Kahit doon sa mga napipiit, mga bilanggo, kilala rin siya roon, di ba? Si San Nicolas Tolentino, kilala po siya sa pagdalaw sa mga iba't ibang mga piitan o kulungan. At doon sa kanyang pagpunta at pagbisita, daladala niya ang mabuting balita, ang magandang balita, mahalaga kayo. Hindi komot kayo ay nasa kulungan, kayo ay nasadlak sa kanyang kalagayan, nawala na ang inyong dangal, nawala na ang inyong halaga. Pumupunta siya doon dahil sinasabi niya, ipinagangaral niya, mahalaga kayo. Mahalaga ang buhay ninyo. At doon siya nakilala. Yaan ang ating patron na sa San Nicolas Tolentino na ating inaalala. Alam niyo po, isang dahilan, ito po ah,
isang dahilan kung bakit ang isang tao nagiging talamak na kriminal, halimbawa, no? Talamak na magnanakaw, akyat bahay, manloloko, halimbawa. No? Kung isang tao ay talamak na nag-extortion, nangingikil, no? Ito ay dahilan. Ito ang resulta kapag ang isang tao hindi niya nararamdaman ang kanyang kahalagahan. Yung mga tao nagsasabi, tutal, patapon na naman ang buhay ko eh. Tutal, wala naman nagpapahalaga sa akin. Iniwan na ako ng aking mga magulang. Yung tatay ko, sumama dun sa iba. Pagkatapos, ang nanay ko naman, sumama sa iba. Iniwan kami magkakapatid. Para saan pa? Pag nawala yung self-value, self-esteem, kapag nawala yung sense na pagpapahalaga natin sa kahalagahan natin, parang kaya na natin gumawa ng masama. At yun ang ayaw ng Panginoon. Kung kaya't paulit-ulit na binibigyan ng diin ng Panginoon sa kanyang pangangaral, sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pagpapagaling, sa kanyang mga milagro, sa kanyang paglapit sa mga makasalanan ng panahon na iyon, paulit-ulit niyang binibigay ang mabuting balita na mahalaga kayo. Nararamdaman niyo ba na mahalaga kayo? Sabihin niyo nga po, I am special. Sabihin niyo nga po, mahalaga ako. Sabihin niyo nga po, may halaga ako. Totoo po yan. Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Sabihin niyo sa kanya, mahalaga ka. May halaga ka. Special ka. Sana po yun yung namumutawi sa ating mga labi, no? Sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kasama sa negosyo, sa palengke, lambawa, sa ating pamilya, sana wag po nating hahayaan na magbitaw tayo ng salita na nakakasakit, nakakababa ng dignidad. Yung mga salita, ingatan po natin. Yung mura, minsan, ngayon pangkaraniwan ay nagmumura, di po ba? Pero alam niyo ba, ang pagmumura ay isang paraan ng pag-aalis ng halaga ng taong minumura mo. Kasi parang minamaliit mo siya eh. Binabaliwala mo siya. Kaya iwasan natin. Yung simpleng magmumura, nakakaalis po ng pagpapahalaga sa sarili. Mahalaga ang bawat isa. Sana po, idalangin po natin ano, na ang ating mga salita na bibitawan, mga salitang nagpapaalala na mahalaga yung ating kausap. Tatanungin ko po kayo ngayon, sino po sa kakakilala ninyo ang tila nawawala na ng halaga sa kanyang sarili? Sino yung mga tao sa tingin ninyo wala na nakakaalala? Sino yung sa mga tao makakilala nyo na parang hindi na iniinda pag gumagawa ng masama? Itong mga taong ito ang lapitan ninyo. Ito yung mga taong ito na bigyan nyo ng panahon kagaya ni Jesus para ipadama sa kanila na sila man ay mahalaga. Na sila ay espesyal sa mata ng Diyos. Amen. Tumayo po ang lahat. Katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng demonyo, dalhin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan ng mapagpagaling na pagmamahal. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang hinaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya, iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ligaya at pagsubok.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sana, sana sa kaitaasan, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, ligtas mo kami, tanan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapahatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kasa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Nicolas de Tolentino at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tayo po ay mahalaga. Ang bawat isa po sa atin ay natatangi sa mata ng Diyos sapagkat ang bawat isa po sa atin ay minamahal na anak ng ating Ama sa Langit. Namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob nami madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Paanyaya. Ngayon po ay ang ikaapat na araw ng Misa Nobenaryo para sa karangalan ni San Nicolas de Tolentino. At bukas po, ikalima ng Setyembre, araw ng Huwebes, ang tema ng pagdiriwang ay San Nicolas de Tolentino, nangangalaga sa kapayapaan. Inaanyayahan po ang ating mga pulis, tanod at ang mga miyembro ng Bureau of Jail Management and Penology na dumalo sa pagdiriwang ng banal na misa, kung saan magkakaroon ng pagdarasal ng panalangin para sa kaligtasan sa pagganap ng kanilang tungkulin. Magkakaroon rin po tayo ng pag-aalay ng sobre, kalakip ang ating mga panalangin at hiling na siya nating iaalay sa bawat araw ng ating Misa Nobenaryo. At bilang kauna-unahang pagdiriwang ng kapistahan ni San Nicolas, bilang ating ikalawang patron, tayo po ay magkakaroon ng karakol sa ikawalo ng Setyembre, araw ng Linggo, pagkatapos ng banal na misa sa ika-anim ng umaga. Inaanyayahan po ang lahat na ating isayaw ang ating mga panalangin at hiling kay San Nicolas at sa ating mahal na Birhen ng Soledad. Ito rin po ay ang kapistahan ng kapanganakan ng Birheng Maria. Ang ating banal na misa ay sa ika-anim ng umaga, ika-siyam ng umaga at ika-anim ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na mag-alay ng cake at mamon sa ating misa. Ang mga cake na ating iaalay ang siyang ating ipapamahagi sa mga street dwellers na nasasakupan ng ating parokya. Sa ika-sampu ng Setyembre, araw ng Martes, ay ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Kaugnay po nito, tayo po ay magkakaroon ng misa sa ganap na ika-anim ng umaga at fiesta mas sa ika-anim ng gabi na pamumunuhan ng lubhang kagalang-galang Bishop Robiga Adidi ng Diocese of Novaliches. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi sa gawain ng ating parokya sa buwan ng Setyembre. Pasasalamat. Ang buong sambayanan ng Nuestra Señora de la Soledad Parish, kasama ang aming butihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong, ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating tagapagdiwang ngayon. Ang butihing kura paroko ng San Felipe Parish, Mandaluyong City, ating bigyan ng Soledad Club si Reverend Father Jade Licuana. Sama sponsor sa ika-apat na araw ng Misa Nobenaryo, ang Mr. and Mrs. Servillano and Wilma Cabanayan and Family at Mr. and Mrs. Raymond and Tetet Lauron and Family. Sa BEC at PSSDM Caritas at sa lahat ng nag-alay ng sobre sa gabing ito, maraming salamat po. Inaanyayahan po ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit na magpunta sa harap upang mabasbasan. Tumayo po ang lahat. Yung pong may sakit po, punta raw po dito sa harapan. Yan. Yung mga may pilay, maglakad po kayo. Ganun. Yung mga bingi daw, sabi nila, pakinggan niyo po ako. Bibiro lang kami kanina at simula. Okay, ito po ang mga may sakit sa ating harapan. Isama na rin po natin yung, naka-livestream ba tayo? As livestream, okay. So isama na rin po natin sa panalangin yung mga nanonood po sa atin sa livestream, mga kapitbahay po natin, ano? Maging yung mga nasa ibang bansa, baka may mga karamdaman yan, ano po? Sama-sama po tayong, and para po dun sa mga nasa likod,
Samahan niyo po ako na ipanalangin sila. Itaas po natin ang ating kanang kamay sa kanila at atin silang ipagdasal. Manalangin tayo. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay ay nagpagaling ng mga may sakit at iba't ibang karamdaman, ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit. Ipanalangin sila at ipato ang kamay sa kanila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang ating mga kapatid na may sakit sa Panginoon upang mabigyan sila ng lakas na tatanggapin ang kanilang sakit at paghihirap. Sana'y mabatid nila na kung sila ay kabahagi sa pagpapakasakit ng Panginoon, magkakaroon din sila ng lakas at kagalingan dulot nito. Butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang mga kapatid naming may karamdaman. Pagalingin mo sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik ang kalusugan upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Salamatan natin ang Panginoon sa kagalingan, sa biyaya, ng pagdarasal, panalangin at kagalingan. Yan, salamat po. Ganun din naman po, ating ipagdadasal po yung ating mga tinapay o pagkain nasa ating harapan. Samahan niyo rin po ako, taas niyo po ang anyong kanang kamay, papunta po dun sa mga pagkain na ating alay. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, Panginoon at walang hanggang Diyos, ipagkaloob mo na pagpalain ang mga tinapay na ito upang ang lahat ng kakain nito ay magkaroon ng kalusugan at katawan at kaluluwa. At upang sila ay maipagsanggalang laban sa lahat ng sakit at silo ng kapahamakan. Sa pamamagitan ni Hesukristong iyong anak, ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit at nagbibigay ng buhay at kaligtasan sa mundo na nabubuhay at naghahari kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ayan. Salamat po. At sa puntong ito ay nais ko rin mampapasalamat kay Father Douglas Padong Douglas sa kanyang paanyaya sa akin. Maraming salamat, Father. Yun ang parang madaling makita, gwapo, no? Isang tingin mo palang, alam mo, ayun na siya, oh. Ayan po. Maraming salamat, bro, sa pag-anyaya sa akin. At nawa po yung kapistahan po ni San Nicolas de Tolentino ang magpaalala po sa atin ng ating pananagutan sa bawat isa. Ano po? Tayo, napagtanto natin ang ating kahalagahan. Kagaya ni San Nicolas, sana po ay maiparamdam din po natin sa ating kapwa ang kanilang kahalagahan. Amen? Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naipabatid, naipagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa Eucharistia. Humayo kayo at ibahagi ang pag-ibig na iyan sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.
Monkey.